Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Ya ma baqiyatullahi fil ardhin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mga kapatid, narito po ako ngayon sa Zamboanga do Sur, Zamboanga, Sibugay, sa lugar po ng ating mga magulang upang maibigay na ang kanilang mga karapatan bilang mga magulang po. So ngayon, mag-live ako ngayon para at least sa makita natin or ma-reflect natin yung kalikasan na kung saan mga nilalang or mga likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ating pagbalik tanaw sa mga kalikasan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nais kong magbigay ng kahit ilang aya o verses sa loob ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Naba. Napakaganda po mga kapatid ang surat An-Naba aya 5 na sumasang-ayon sa kalikasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda. Dumaingay po, no? Dumaan yung motor. Alam naj'alil arda mihada. Hindi ba ginawa namin ang kalupaan bilang isang himlayan? Himlayan, ang kalupaan, himlayan. Ibig sabihin, yung kapahuayan, kumbaga sa Bisaya, kapahuayan, no? Hindi ba ginawa namin ang kalupaan bilang isang himlayan? Mihada, alam na di alil arda mihada, wal jibala autada, no? Wal jibala autada. At ang mga bundok bilang talasok, na kumbaga ang talasok upang ang lupa ay di mayanig at ito ay maging matatag, no? Itong ano, yung bundok, ang bundok pala ay hindi mo ma-imagine na kumbaga ang bundok or kabundukan ay parang walang silbi, pero kung titingnan mo, kung tutuusin, ang bundok pala ay bilang ano, bilang talasok. Nang ibig sabihin, ang lupa, kung wala ang bundok, ay hindi siya magkaroon ng matatag na ano, kalagayan. Kundi magkaroon lamang ng matatag na ano, kung meron siyang mga bundok. Kasi nga ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal jibala autada. Okay? And then, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wakhalaqnakum azwaja, at nilikha namin kayo, at kayo ay aming nilikha ng magkapares, lalaki at babae. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Waja'alna nawmakum subata, at ginawa namin, at aming ginawa ang inyong pagtulog bilang paraan ng pamamahinga. So yun po mga kapatid, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, yun po, kahit bangin ilan lang na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating maibigay, para at least naman magkaroon tayo ng kunting pagbunilay sa kalikasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, kantasiru fil ard
pagkagumin pad nila laala kong kaklihin. No? Pantasirokin ad. At hanapin ninyo, magsiwalat kayo sa kalupaan at kayo ay magninilay pagkatapos upang kayo ay magkaroon ng tagumpay sa buhay. So mga kapatid, hanggang dito na lang, no? Insha'Allah, kahit ganito lang po ang ating maibigay. So pag magsisilbi po ito o magbibinitip po ito sa ating lahat, insha'Allah. So ngayong gabi, mga kapatid, hindi po muna tayo mag live, no? Kasi wala po ako ngayon sa bahay. Nandito po ako ngayon sa lugar ng aking mga magulang. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala. So, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.